mga kaupropintura. Sa magandang araw pong muli sa inyong lahat, ito pong muli ang inyong lingkod, si Kuya Morris Villegas, ang Obra Pintura. Sa magandang araw po at ang ituturo ko po sa inyo ngayon ay kung paano po gumawa ng abstract painting na katulad po nito. Shoutout nga po pala sa aking mga kasamahan dyan, yung aking pong ninong at ninang sa Barangay Bukana, Nasugbu, Batangas. Ang ninang Carmita at ang ninong Mike Cruz. Ganon din po ang aking ninong Raul Katigbak at ang ninang Lorna Katigbak. Shoutout po sa inyong lahat po dyan, mga kabarangay. At shoutout din po sa ating taga-subaybay na si Jocelyn Malabanan Albitos ng Bahrain, ng bansang Bahrain po. Shoutout po sa inyong lahat dyan, ang mga kasamahan nyo sa trabaho. Samahan po ninyo ako sa paggagawa ng abstract painting na katulad nito. O mga kaobra pintura, simulan na po natin yung gagawin nating abstract painting. Pangalawang abstract painting na po to. Panoodin po ninyo. Hindi pa po ako nakakabili ng mga pinturang medyo malalaki. Dito lang po muna tayo sa maliliit at wala pa po tayong budget. Ayan po yung mga gagamitin natin. Sa pagpipintura po, sinasabi ko po lagi sa inyo, imimix nyo po lagi ng tubig para po medyo lumabnaw po yung pintura na gagamitin natin. Lagi po yung lalagyan ng mix na tubig. Simulan na po natin. Simpleng-simple lang naman po ang pagpapahid dito. Hindi po kinakailangan ng sobrang talino. Basta mayroon ka pong abilidad, malakas ang iyong imahinasyon sa iyong ginagawa, makakagawa ka po ng mga painting na katulad po nitong tuturo ko po sa inyo. Sa pagpipintura naman po, imahinasyon po ang kailangan natin dito. Kinakailangan matalas po yung imahinasyon natin sa ginagawa nating isang bagay. Tayo po kasi ang unang-una na dapat umunawa kung ano yung ginagawa natin. Kung mga duktungan ng mga pintura, ng bawat pintura, papatayin nyo po yun sa pamamagitan po ng tubig. Yung pong mga unang pahid ninyo na medyo, papatayin po nyo yun sa pamamagitan ng tubig. At yun po ang magpapaganda dyan. Kasi po, pagkitang-kita po yung mga duktong ng pintura, ay hindi po natin magagawa ng maayos. Hindi po magiging maganda yung resulta. Kailangan po talagang simple lang po ito. Kaya lahat po ng aking mga itinuturo sa inyo ay mga simpleng pamamaraan lang po kung paano magpintura. Sabi ko nga po sa inyo, sa mga simpleng pamamaraan lang ng pagpipintura ang ituturo ko sa inyo para po mabilis ninyong maunawaan. Mabilis ninyong matutunan yung inyong mga
gagawin o yung aking mga itinuturo sa inyo. So ayan po, nakalikha na po tayo ng background. Ayan po, basta ganun lang po kayo ng ganun. Hindi nyo po kinakailangan basta perfect yung kakagad ng ginagawa nyo kung kayo baguhan. Sa pamamagitan po ng paglahok-lahok ng pintura, makakabuo na po kayo ng isang magandang painting. Simple lang po, basta po tandaan nyo lang po yung mga tinuturo ko sa inyo. Huwag po kayong iisipin yung pupulaan kayo ng ibang tao. Kinakailangan kayo po mismo ang unang-unang hahanga sa ginagawa ninyo. At darating ang panahon, may magsasabi po sa inyong mahusay ka. Kaya po sundan nyo lang po yung mga itinuturo ko at makukuha nyo po. Ito po pwede rin po sa wall ng inyong bahay. Pwede rin po itong gawin para maging iba naman po yung dating ng inyong walling. Ganyan lang po. Parang pahid na nangangatal. Kahit totoong nangangatal, kunwari hindi nangangatal. Ganyan lang po ang diskarte. Ayan po, nakalikha na po tayo ng parang bundok na lalagyan po natin yan, parang mga dahon-dahon. Mamaya po natin lalagyan yan. Sabi ko nga po, lagi po dapat mayroong tubig para po nalilinis po ninyo yung inyong brush. Kinakailangan po laging linis na linis yung ating brush. Po, bibilugan po natin dito siya ng parang araw. Ano po? Wala po tayong compass. Ito na lang po yung gagamitin natin para po makalikha po tayo ng bilog. Ano po? Butasan nyo lamang po dito. Lagyan nyo ng pananda. Tapos yung lapis dito sa kabilang dulo. Ito po, tingnan po ninyo. Kinakailangan po, tantihin nyo muna kung saan papalo yung inyong ginagawa. Simple-simple lang po ito, mga kaobra pintura. Ayan po, nakalikha na po tayo ng bilog. Ngayon po, pipinturahan po natin yan ng dilaw. Salamin lang po tayo. Lagi po ninyong haluin yung pintura. Baka po medyo malangis. Kinakailangan po kasi mix na mix po. Ganyan lang po ang pagsusog sa guhit. Alalay lang po tayo para hindi po tayo madulas o lumampas sa guhit. Eh, pangit naman po pagka tayo lalampas sa guhit. Ayan, kung lumampas po tayo dito sa itim, okay lang. Pwede naman po natin balikan yan. Ayan po, nakabilog na po tayo. Kakapalan na lang po natin yung dilaw.
Maganda rin po ito sa bowling. Subukan po ninyo pagka natapos na po, subukan po ninyo. Ang mga itinuturo ko po, pwedeng hindi nyo na po iupa sa mga pintor. Kayo na po mismo ang gagawa sa inyong tahanan kung paano nyo po mapapaganda ang walling ng inyong tahanan. Pagpapakit, hindi po kinakailangan ng mga sobrang ano, sobrang kapal ng pahit. Kasi po yung pong mga natitira nating pinakakonting parang nalampasan, magmumukha po yung background ng inyong ginagawa. Ng inyong design na ginagawa, parang pinaka-background na rin po yun. Sana naman po patuloy nyo po akong samahan sa aking YouTube channel. Patuloy nyo po akong isubscribe, ishare sa mga friends para po patuloy pong lumaganap ang ating pong ginagawang pagtuturo ng pagpipainting sa bahay o paggagawa ng mga abstract painting. Marami pa po akong pwedeng ituro, basta larangan po ng pintura. Kaya tulungan po ninyo ako. I-subscribe po ninyo ako. Kung kayo po yung mga bago pa lamang napadaan sa aking channel, subscribe, like and share at pakipindot na rin po ng bell sa baba para po lagi kayong update sa mga video na gagawin ko. Okay na po itong dilaw. Ngayon po, lalagyan po natin siya dito ng puno para po maging maganda yung dating. Ano pa? Yan po mga kaobra, lalagyan na po natin ng puno. Ano pa? Nagpalit na po ulit tayo ng brass para po sa mga maliliit na guhit. Sabi ko po sa inyo, lagi nyo pong lalagyan ng pinaka parang pattern. Lagi po kayong, bago po kayo magpintura, lagi nyo pong guguhitan muna ng lapis para hindi po kayo maligaw. Kumahid yung daliri ko sa pintura. Sabi ko nga po sa inyo, lagi pong nakatutok ito.
para meron kayong alalay. Ayan po mga kaobra pentura, meron na po tayong puno ng kamatis. Ewan po po kung anong puno po ito, basta nilagyan po natin ng puno. Ano po, ngayon po lalagyan na po natin siya ng dahon. Lalagyan na po natin siya ng dahon upang maging magkaroon na po siya ng dating. Ano po, itim din po ang gagamitin po natin gagamitin sa pagdadahon. Ngayon po ito po yung gagamitin natin brass sa paggagawa ng dahon. Parang walis po, parang walis tambo. Ha. Yan po yung ating gagamitin. Di na po siguro kailangan magsalamin pag ganito. Lang po, panoodin nyo. Simple lang po, ano pa. Ganyan lang po ang paglalagay ng dahon. Kaya, dapat meron kayong brass na katulad dito. Kayo na po ang iisip sa imahinasyon ninyo kung ano magiging itsura po ng inyong ginagawang dahon. Kayo po yung magbibigay ng buhay kung ano po yung kayo hinatnan ng dahon na gagawin po ninyo. Ganyan lang po, stamping lang po. Kalalay lang po. O, ganun lang po. Napakasimple po. Ayan po, nalagyan na po natin ng dahon. Nalagyan lang po natin dito ng mga konting damo-damo. Damo-damo lang po konti, parang kudlit-kudlit lang po natin. Ganyan lang po ang style ng paglalagay ng parang mga damo-damo po sa paligid. Kasi nga po, abstract naman po ito. Hindi po natin kinakailangan i-drawing kung ano po yung tunay na itsura ng damo. Hindi po natin kinakailangan ihawig sa talagang natural na itsura. Abstract po ito, kaya kinakailangan po ang ating pong mga drawing ay yung isip ang nagpapatakbo sa mga bagay na ginagawa po natin. Ganun-ganun lang po. Simple lang po ang paglalagay ng mga damo-damo. Ayan po mga kaobra pintura. Babad po uli natin para hindi po masira. Mahal po kasi itong mga ganitong klaseng brass. Kinakailangan po ay lagi pong linis ang inyong mga gamit
Lalo na po nga yung mga mahirap pong hanapin. Ayun po eh, ang paggagawa po ng ibon eh, pag-iin lang po, okay na po yun. Magmukhang ibon lang po. Huwag lang magmukhang tutubin. Simple lamang po, oh. Isang pahid sa kabila. Oh, isang pahid sa kabila. Oh, ayan po. Ibon na po yan na lumilipad. Mga tatlong piraso lang po. Okay na yun. Saan pa po natin pwedeng ilagay? Ito po, dito po sa medyo dulo. Pagka po medyo malaki yung drawing ng inyong ibon, ibig sabihin, malapit. Ano po? Pag medyo napaliit yung drawing ng ibon, ibig sabihin, sa tingin yun, malayo. Ano po? Ganyan po ang diskarte ng pagpipintura. O yan, ganyan lang po. Oh. Ayan po mga kaobra pintura, natapos na po natin yung aking pong itinuro sa inyo na simpleng pamamaraan ng pagpipintura. Simpleng pamamaraan ng paggagawa ng abstract painting. Alisin po natin ang tape. Palinis na po ang tingnan. Ngayon po kung gusto niyo po magkaroon ng signature yung inyong ginagawa, pwede po natin lagyan ng pangalan. Sa isang tabi lamang po kung saan nyo gustong ilagay para po meron kayong souvenir. Ayan po. Salata na po natin. Sana po meron na naman po kayong natutunan sa mga oras na ito sa simpleng pagtuturo po. Sa simpleng pamamaraan ay nakapagbigay po ako ng kaalaman sa inyo sa pamamagitan po ng paggamit ng pintura at paghawa ng mga brush kung paano tayo makakalikha ng mga painting na katulad po nito. Sabi ko nga po, pwede po ito, sa wall. Maganda rin po ito sa wall. O kung meron po kayong canvas o plywood o kung saan nyo gusto ng ano, pwede rin po ito pang-display po sa inyong tahanan. Simple po at napakasarap po ng pakiramdam pag ang nakadisplay po sa tahanan ay sariling likha ng iyong mga kamay. Iyon po ang hindi nila kayang gawin, magagawa po ninyo. Kaya patuloy po ninyo akong subaybayan upang patuloy po nating matutunan ang iba't ibang klase ng paggamit sa pintura. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Kuya Morris Villegas, ang inyong Obra Pintura.